Welcome sa lahat ng bagong subscribers ko sa YouTube at sa Facebook. Ito nga pala ang bago kong mini-series, Isang Kagat sa Dilim. At dito full story or short story. Ito ay mga bite-sized stories na maihahandog ko sa inyo. Sana magustuhan niyo. At kung magustuhan man ninyo, sana ay ma-like niyo at ma-share ito. Salamat at enjoy! Napagod ako sa trabaho ko. Nagmamadali akong makasakay ng jeep pauwi sa amin. Dahil sa dami ng tao at traffic, ay aabuti ng isang oras o higit pa para lang makauwi sa bahay. Di ako kagaya ng ibang mga tao na makakatulog sa jeep. Ewan ko ba, dahil siguro sa sobrang init na sobrang bagal ng mga jeep, kapag pauwi na ako, ay di talaga ako makatulog. Malipas ang ilang oras sa biyahe ay nakauwi na naman ako sa amin. Tulog na yata sila nanay at tatay, kaya nagmamadali akong pumasok sa kwarto. Nagmadali din akong bumihis at tumiga sa higaan ko. Ay, salamat. Makakatulog na nga ako. Sa hirap ng buhay at sa pagod ng trabaho, ang tanging nagbibigay sa akin ng saya ngayon ay ang matulog. Pero di pa ata ako nakatulog ng ilang minuto ay gumising ako sa isang ingay na nanggaling sa cabinet ko. Tinignan ko ang orasan, 2:55 ng umaga. Uupo na sana ako nang biglang may lumabas sa cabinet ko. Isang hayop na di ko mapaliwanag. Parang taong mabuhok at maitim na may mapupulang mata. Puno ang buong katawan niya ng buhok. Bigla siyang tumalon mula sa cabinet, papunta sa kama. Pumatong siya sa katawan ko. Di ako magagalaw. Nilagay niya ang kanyang mataas at mabuhok na kaliwang kamay sa bibig ko para di ako makasigaw. Di ako magagalaw. Unti-unti naman niya akong sinasakal gamit ang kanyang kalang kamay. Kahit anong galaw ko ay di ako makawala sa kanya. Unti-unti ding nandilim ang paningin ko. Ito na ata ang katapusan ko. Nang biglang nagising ako na basang-basa ang damit ko. Ay, salamat. Panaginip lang pala. Huminga ako ng malalim at tumingin sa orasan, 2:54 ng umaga. Nang biglang may narinig ako na hingay na nanggaling sa aking cabinet. May nakita akong kamay na mabuhok at maitim na unti-unting bumubukas sa cabinet ko. Tinignan ko ulit ang orasan, 2:55 na ng umaga.